Live na live. Kung sino yung mga online ngayon ay nakakita ng post na to. Kung isa kang marketer na lagi nagtatanong, paano ba talaga ang first move para magkaroon ako ng sales online? Dahil yung 98% ng mga marketer online, yan yung lagi ang tanong. Kaya kung yan din ang tanong mo, mag-stay ka hanggang sa uli dito sa video na to, ng live na to. Dahil kapag tinapos mo itong FB live na to, ay meron akong bonus sa'yo na ibibigay. Kaya manood ka hanggang sa uli ng FB Live na to para ma-access mo yung sinasabi ko na free training. Okay, simulan na natin agad. Habang hintay lang natin yung mga viewers natin. Okay? Ano ba yung secret formula? Ano ba yung tatlong formula na kailangan tandaan para magkaroon kung saan manggagaling yung mga sales mo online. Ito yung pwede mong gawin. Okay. Ang una muna, syempre, tatlong ano yan, tatlong box yan na pwedeng gawin. Para mas maintindihan mo na kailangan pala malaman mo itong formula na to. Okay, ganito yan. Okay, meron kang pwedeng pagpilian. Una muna, ang iyong Facebook timeline. Okay? Yung iyong Facebook profile. Ang pwede mong i-add dyan ng mga friend mo, ang maximum dyan ay nasa 5,000 friend. Ayan yung Facebook timeline mo. Pangalawa naman, yung tinatawag na FB group page. Diyan naman, medyo unlimited rin siya, pero hindi ko masasabi na... Kasi for example, kung sino lang kasi yung mga friend mo sa Facebook, yun lang din yung pwede mong ilagay dito sa group. Kaya masasabi ko na limitado rin eh. Kailangan ang mangyari dyan, may iba't ibang klase kang Facebook timeline, tapos dun mo ma-add dyan sa FB group yung mga target market mo. Yung pangalawa naman, yung FB page. Dito naman, ay unlimited ang pwede na maging followers, mga likes, mga target market mo. O syempre, kung gusto mo talaga maging successful, kailangan alam mo muna kung sino yung mga target market mo dyan. Yan. Yan yung muna yung tatanong mo eh. Kung sino ba yung target market. Target market. For example, dito sa Facebook timeline mo, kung alam mo na yung target market, once na ikaw ay magpo-post na ng promotional post mo, ay sila yung makakita. Ayan, halimbawa, yan yung post mo. Dito, ganun din. Yan kasi ang goal natin eh. Makita yung promotional post mo para sila ay mag-inquire dahil nga pag nag-inquire sila, dun na yung dire-diretso hanggang sales sila ay ma-convert mo into sales. Yan yung tatlong kategory. Ito yung A, ito yung B, ito yung C. Karamihan ng mga marketer na nagpa-page sa internet, kagaya nga sinabi ko, 98% sa kanila hindi nila alam kung saan magsisimula. Yan yung pwede ko na ibigay sa'yo na advice para ka makapagsimula. May mga advantage at disadvantage yan. Dito sa Facebook timeline mo ay limitado lang ang pwede makakita ng promotional post mo. Kaya masasabi dito na napakahina niya talaga. At kailangan kung gusto mo maging viral yung post mo, ay kailangan ay super valuable ang content at kakaiba talaga. Pero kung ikaw ay bago pa lang sa marketing, napakahirap sa isang newbie ang
mag-viral agad yung post. So, dito naman sa FB group page, ang advantage naman, ganun din eh. Limitado lang din ang pwede mong pakitaan ng mga post mo. Sa FB page ay unlimited nga siya, pero kailangan naman ay maraming likes. Pero what if kung sabihin ko sa'yo na kahit itong tatlong to ay yung mga audience dyan sa tatlong platform na yan, ay magkaroon ka pa rin ng massive results, magkakaroon ka pa rin ng unlimited na mga kita ng mga product services na ino-offer mo, magiging interesado ka ba? Tingnan nga natin kasi ito na pala may mga viewers na tayo, si LC, magandang umaga sa iyo, si Glenda Viloria, si Christopher, magandang umaga, si Joey, magandang umaga kung napanood mo tong FB live na to. Diyan ang umpisa na kung gusto mo talaga na magkaroon ng result. Mag-uumpisa ka muna sa FB timeline mo, parang nagpa-practice ka. May sinasabi nga eh, practice makes progress. Kailangan marunong ka mag-practice. Pag-practicean mo nga yung Facebook timeline mo. Pero bago muna mag-practicean yan, ay ito muna yung unang step. Kailangan mo muna malaman kung sino ba ang iyong target market. Ito muna. Dito ka muna mag-uumpisa. Kadalasan yung tanong ng mga marketer eh. Excited na excited sila. Akala nila na once na may mga friend lang sila, 300 lang, 400, 200, 300, okay na. Magpo-post lang sila. At doon lang sila kikita. Kasi, yun kasi ang sabi sa kanila eh. Gamitin mo yung Facebook mo sa business, post ka ganang post hanggang sa magkaroon ka ng customer. Pero hindi siya ganun agad nag-work eh. Lalo na ngayon. Nag-iba na kasi ngayon yung algorithm ng Facebook. Hindi na siya kagaya dati na kahit mag-post ka sa FB timeline mo, ay sigurado na may papansin. Ngayon kasi hindi na. Kahit gaano pa kaganda yung content mo, kahit gaano pa yan kalinaw, hanggat wala mga tamang tao dyan sa Facebook timeline mo, ay wala pa rin papansin ng post mo. Okay. Ano yung 3 secret formula para magkaroon ng maraming inquiries? Ang secret formula, ang number 1 formula, ay kailangan mo na alam mo kung sino yung target market mo. Pangalawa, kailangan clear na clear sa'yo kung sino yung matutulungan ng product, services, or business opportunity mo. Pangatlo, kailangan meron kang platform na gagamitin para mahanap yung mga unlimited na mga high quality types of customer na magiging potential customer mo. Yun yung pangatlo. At yun ay matututunan mo doon sa FB attraction secrets. Okay. Ano naman yung FB attraction secret? Dito sa FB attraction secret, ay pipili lang ako ng mga students. Ang gagawin ko ay mapupunta kayo sa isang webinar room. Okay, webinar room. Diyan sa webinar room na yan, yung private webinar room na yan, ay pagsasama-samahin ko yung mga willing, mga interesado na matutunan yung FB attraction secret ng libre. Okay, papasok yung mga student dyan. Maraming mga estudyante dyan sa webinar room na yan. Kaya kung gusto mong mapasama dyan, i-message mo na ako ngayon agad para makapasok ka at makapunta ka dyan sa webinar room. Ano pa? Pwede rin naman na one-on-one coaching, pre-consultation coaching. Okay, papasok ka rin sa isang private room at bibigyan kita ng idea kung ano yung mga kailangan mong gawin para ma-master nga at magkaroon ka ng unlimited type of customer. So imagine mo ikaw to. Sabihin natin na ikaw to si marketer. Okay.
Sige, para mas maging clear. Sabihin natin na ikaw to si marketer. Ito lang kasi ang dapat mong master, dalawa lang. Okay, dalawa lang dapat ang ma-master mo. Una, kung paano mo sila ma-attract. Attract. Ibig sabihin ng attract, kung paano sila mag-i-inquire, kung paano dadami yung mga target market mo, kung paano sila mag-i-inquire sa business mo, yung marami hanggang mapuno na mapuno, yung malapit sa'yo na parang magnet na tuloy-tuloy lang sila at pumupunta sa'yo, ang tawag dyan ay attract. Yung sunod-sunod, daloy ng mga tao, ng mga magkakaroon ng interest sa business na ginagawa mo. Yan yung unang skill na kailangan mo master. Pangalawa naman, na kailangan mo ma-master, yung convert. Kung paano mo ma-convert into sales. Yan yung dalawang skills. Kung paano mo ma-convert into sales yung mga high quality types of customer mo. Hanggang maging sales yan. Hindi kasi pwede na magic. Inisip kasi ng iba na post ka lang online, magkakaroon ka lang ng sales, post ka lang ng post. Basta magkakaroon. Kasi hindi siya ganun nag-work. May proseso na pinagdadaanan. May progress na kailangan. Kaya, dun sa pre-webinar at pre-one-on-one consultation coaching, ay bibigyan ka ng idea dyan sa attract and convert formula. Napakasimple lang. Attract, paano mo mamamaster na magkaroon ka ng maraming inquiries? Convert, paano mo mamamaster kung paano mag-close ng sales? Yung mga nag-inquire sa'yo, i-convert mo lang into sales. At pag namasan mo yung dalawang formula na yan, dalawang skills at knowledge na yan, ay magiging professional marketer ka. Gusto mo ba yung ganun na hindi mo na ma-experience na parang hindi mo mahanap kung saan yung mga tamang tao, hirap na hirap ka sa kakapos pero walang pumapansin, o kaya naman, marunong ka nga magpa-inquire pero nagtataka ka, hindi mo sila ma-close into sales, hindi mo ma-convert into sales. O isa kang marketer na wala ka talagang idea kung paano magpa-inquire, kung paano mag-inquire sa maraming target mo, at hindi ka rin marunong mag-close ang sales. Para sa'yo, yung pre-webinar at pre-one-on-one consultation coaching, kaya kung gusto mo mapasama doon, ang gawin mo lang ay mag-comment ka sa video na to para magkaroon ka ng idea kung paano ka magsisimula. Good morning, Glinda, sa si Violeta, good morning sa'yo. Magandang umaga sa'yo, Marjorie, Jimmy, si Joey, lahat kayo. Ay, gusto kong batiin ng magandang umaga. At kayang-kaya nyo itong attract and convert dahil dito lang magmumula ang lahat. Kaya kung excited ka nang umaten sa pre-one-on-one consultation coaching, direct message mo ako para bigyan kita ng private link. Ang importante lang, ang kailangan lang na requirements kung gusto mo maka-attend dun sa pre-consultation coaching ay mag-download ka ng Zoom app. Pwede mong i-search dyan sa Play Store mo. Ito yung itsura nun pag magda-download ka. Zoom Cloud Meeting. Ayan ang itsura nun. Wait lang, hindi mo natin nakikita. Zoom Cloud Meetings. Masa-search mo naman yun sa Play Store kung gusto mong makasama dun sa private webinar. Kaya para makuha mo ng libre yung pre-consultation coaching at yung pre-webinar, mag-comment ka na, direct message mo ako para ibigay ko na sa'yo yung private link at pwede mo na akong makausap ngayon na kung gusto mong matutunan talaga yung attract and convert at para mabigyan ng solusyon na walang inquiries at walang sales online, gamit tong idea na to ay magkakaroon ka ng idea kung saan ka magsisimula. Once again, my name is Angel Sonsa. See you sa pre-webinar and one-on-one consultation coaching. Bye-bye guys, bye-bye.